Good evening. This is One News. We begin tonight with a breaking story. The National Telecommunications Commission has issued a cease and desist order against ABS-CBN this afternoon. This comes after the expiration of the Media Giants franchise. To tell us more about this, we have Marlene Alcaide reporting to us live from Quezon City. Marlene, pakilinaw lang, bawal na bang mag-operate ang lahat ng platform ng ABS-CBN mula sa telebisyon hanggang sa kanilang digital arm? Jess, hindi naman lahat ay apektado ng cease and desist order ng NTC sa ABS-CBN. Base sa nilabas na order ng komisyon, dapat daw itigil ng operasyon ng free TV at radio stations na ABS-CBN sa buong bansa, kabilang na ang regional channels nito. Ipinaliwanag ng NTC na base sa Radio Control Law, hindi pwedeng mag-operate ng radio transmitting station or radio receiving station for commercial use ang isang tao o kumpanya hanggat wala pa itong nakukuhang prangkisa mula sa Kongreso. Sa ngayon, nakabinbin pa rin sa Kongreso ang lahat ng ABS-CBN franchise bills. Una nang sinigurado ni House Committee on Legislative Franchises Chairman Franz Alvarez na hindi magsha-shutdown ang ABS-CBN matapos mag-expire ang franchise nito. Inabisuhan naman daw ng Kongreso ang NTC na bigyan na muna ng provisional authority ang ABS-CBN habang pending pa ang renewal ng prangkisa nito. Halos ganito rin ang naging opinion ng DOJ. Pero nagbabala si Solicitor General Jose Calida na pwedeng makasuhan ng NTC dahil maikukonsidera raw na unconstitutional ang pagbibigay ng provisional authority sa mga network na wala pang prangkisa. Matatandaan si Calida ang naghain ng motion sa Supreme Court para i-revoke ang prangkisa ng ABS-CBN dahil daw sa mga highly abusive practices umano nito. Inakusahan din niya ang ABS-CBN kaugnay sa umano'y foreign ownership nito. Sinabi rin ni Calida na kulang o walang operation permit ang ABS-CBN takbo ng KBO channel. Sinabi naman ng DOJ na hihintayin ang explanation ng NTC. Jess, kabibigay nga lang ng ABS-CBN ng kanilang pahayag dito sa naging desisyon ng NTC at basahin ko lamang ang ilang bahagi nito. Millions of Filipinos will lose their source of news and entertainment when ABS-CBN is ordered to go off air on TV and radio tonight when people need crucial and timely information as the nation deals with the COVID-19 pandemic. This is in compliance with a cease and desist order issued by the National Telecommunications Commission that prohibits ABS-CBN from continuing its broadcast operations effective immediately. We trust that the government will decide on our franchise with the best interest of the Filipino people in mind, recognizing ABS-CBN's role and efforts in providing the latest news and information during these challenging times. ABS-CBN remains committed to being in the service of the Filipino, and we will find ways to continue providing meaningful service to them. Sinabi ng NTC na immediately executory ang cease and desist order nila laban sa ABS-CBN pero binigyan naman nila ng 10 araw ang istasyon para sumagot kung bakit hindi dapat i-recall ang frequencies na inassign sa kanila. Sa ngayon, Jess, patuloy pa rin namang nag-ooperate ang kanilang free TV channel at ang kanilang AM at FM stations. Sa ngayon ay nagpakita rin ng suporta naman sa ABS-CBN ang National Union of Journalists of the Philippines na nagsindi ng kandila dito. Jess? Okay, Marlene, I understand you're outside ABS-CBN, yung pinaka office nila. What's the mood like out there? We can see behind you, parang merong activity na nangyayari. Is there a candle lighting of sorts? Yes, yan yung sinabi natin na yung National Union of Journalists of the Philippines na dumating na at nagpakita nga ng suporta sa ABS-CBN at nagsisindi sila ngayon ng kandila dito ngayon. Jess? Hindi ba medyo concern nila na baka nga mahuli sila, especially since we're under ECQ, baka ma-label sila as, ma-consider yan as mass gathering? Actually, may ilan lang na kumukuha rin kasi ng pictures or litrato dito. Pero kung makikita mo ay magkakalayo rin naman sila. No? At saka naglagay lang sila ng message na stand
freedom. So gusto lang nila ipakita syempre yung suporta dito sa istasyon. Sa ngayon ano, may kakaunting empleyado pa lamang yung mga nakita natin dito sa labas ng network. Kadalasan ay karamihan ng dumating ay mga taga-ibang istasyon na at nagaantabay tayo sa mga susunod pa na mangyayari. Marlene, safe to say, wala pa tayong detalye as to when is the exact time na that ABS-CBN will be going off air. Meron ba tayong ina-expect from the bosses ng ABS-CBN at least tonight? Yan ang actually hinihintay natin at ano yung kanilang magiging sunod na aksyon matapos nga matanggap itong o lumabas itong order ng NTC. Jess. Alright, maraming salamat. That was Marlene Alcaide reporting to us live from Quezon City. ABS-CBN has said that it will comply with the shutdown order following the cease and desist order issued by the NTC. In a report on the network's primetime newscast, TV Patrol, ABS-CBN said it will go off air while their legal team processes their reply as required by the commission.